Eto, lipa tayo dun sa isa pang title fight ng One Fight Night 14. Yun nga kanina si Wonder Girl versus Xiong. Practically boxing lang eh. So, Yes. ano yung observation mo kay Xiong Jingnan and kay Wonder Girl? 4-ounce gloves, purely boxing. For me, si Jingnan kasi ano na siya eh, undefeated siya sa strawweight. Tapos, lahat ng laban niya, striking lang niya dinadala. So, malaking advantage kay Jingnan itong fight nila ni Wonder Girl. Pero si Nat kasi iba yung kanyang training kapag iba yung kanyang attitude kapag nagte-training. Lalo na galing siya sa loss. Feeling ko mas magpupursige pa siya na mag-training ng husto. Kasi first time magkakaroon ng ganyan rules sa One Championship. Ito pa kasi 'di ba, nag-MMA na rin si Nat. So anong klase motivation kaya, especially kay kaibigan mo yung si Nat eh. So kilalang kilala mo talaga siya. So anong klase motivation ba yung meron siya ngayon, kasi nag-start siya mag-MMA and makakalaban pa niya yung strawweight MMA champion. Siguro sa kanya, malaking experience yan, tsaka opportunity para sa kanya kasi yan yung dream ng mga fighters sa strawweight eh, makalaban si Jingnan eh. Tapos siya, ano pa, tapos sa kanya special rules pa. So, sa tingin ko, nagtitraining ng husto si Wonder Boy. Ito, kasi di ba si Xiong Jingnan, natural boxer siya, doon siya nag-start eh. Si China Boxing yung una niyang ginawa. So, tingin mo ba immediate advantage yun agad para sa kanya? Kasi parang babalik lang naman siya sa original sport niya eh. Oo, sa tingin ko talagang advantage sa kanya yun. Kasi yan na yung pinaka-main sport niya eh. So, parang ano yan eh, parang maglalaro sila ng Muay Thai. Pero, sinat naman yung advantage. Ngayon, yung ganyang rules, advantage kay Jingnan. And though si, of course, yung Muay Thai, may boxing pa rin yan eh. Kasi yung Muay Thai talagang lahat ng striking except headbutt eh. Pero tingin mo ba malaking adjustment yung gagawin ni Nat? Kasi mahilig din mag-rely si Nat sa ano eh, sa sipa niya eh. So tingin mo ba malaking adjustment gagawin niya? Natatanggalin niya yung isa sa main weapons niya? Sa tingin ko may adjustment, pero sa tingin ko hindi naman ganun kalaki. Kasi maganda mag-training yung father niya when it comes to boxing eh. Kasi yung kapatid niya, di ba, ang ganda ng kamay. Yun yung nagte-training. So, ngayon, feeling ko yung dad niya yung nagte-training ngayon sa kanya for this fight. So, I think good fight to. Of course. Talagang bakbakan to. So, speaking of bakbakan, sino mananalo dito and paano man and anong round kung knockout man. Pero syempre may decision pa rin. Yes. Sa tingin ko, decision siya with Jingnan. I'm a friend of very close friend daw ni Wonder Girl, pero iba kasi yung kapag yun na yung base mo talaga yung boxing. Ngayon. Ito, isa pang laban sa One Fight Night 14. Submission Grappling World Championship. Atomweight Submission Grappling World Championship. Ikaw ba as a fan na-enjoy mo yung Submission Grappling? Yes, of course. Kasi MMA siya eh. Kasama siya sa MMA eh. So, watching grappling matches, matututo ka rin talaga ng mga techniques and kung paano yung i-apply sa MMA. Ito, Danielle Kelly versus Jessa Khan. Si Danielle, nakaka-3 fights na siya sa ano, sa One. Marami na rin siyang panalo before pa dumating sa One. Si Jessa naman, kakapanalo lang sa IBJJF. So, ano yung observations mo sa laban? And magkakilala na sila before? Sa akin kasi, si Kelly kasi, ani, mabilis siya. Alam mo yun? Yung galaw niya, sobrang aggressive niya sa when it comes to grappling. Pero yung si Khan kasi, parang ano siya eh, more on
technical. Pareho naman sila, pero mas may experience ngayon si Kelly sa One Championship, ano. Baka kapag naglalaro sila, baka mas ano yung circle ng One Championship sa kanila. Kasi natalo na ni Jessa si Daniel before. So, tingin mo mas gigil si Daniel na not only to win the title, but bawian si Jessa sa laban. Siyempre, kahit sino naman siguro gusto bumawi din sa nakatalo sa iyo, di ba? So, tsaka nasa kanya kasi yung belt. So, feeling ko nagtitraining talaga siya ng husto para ma-defend niya yung belt niya. Eh, wala pa siyang Tsaka belt. siguro matagal mat ay what? Para makuha yung belt niya. Matagal, feeling ko matagal na sila naglaban. So, feeling ko marami ng mga ano yan, marami ng improvement yun ng yung mga na ano kay Kelly. And then, syempre, ano, prediction time, sinong mananalo sa la fight na to? Ang hirap pa. Pero I'll go with Kelly. Kasi iba yung ano kapag galing ka sa loss, tapos yun pa yung mga kalaban mo. Iba yung ano ng revenge.